Isa pa po, ma'am, yung seating arrangement po, yung horseshoe, traditional, circular, rectangular. Okay, tinatanong ni ma'am is yung kind of arrangement, seating arrangement. At naturo to under the principle of teaching and learning. Pero alam nyo ba na nag-exam kami or nag-something drills na hindi ko alam din to, which wala rin naman kasi sa mga, what is it? Lectures, ganon, reviewer. Kaya wala rin akong copy. Basta ang alam ko lang sagot dito is more on traditional. Traditional yung sagot doon. Pero di naman lumabas sa exam. Not sure, pero dapat sabi ko nga, pag-aralan pa rin lahat. Pero dahil request nyo yan, ibigay natin yan. At ito nga po, teacher, yung iba't ibang classroom seating arrangement. Kindly pakitignan po ang pictures. So, ang itsura ng traditional, round table, horseshoe or semicircle, double horseshoe, group pods, and per pods. Dapat familiar po kayo dyan. Saan or anong klaseng program or classroom yung napuntahan nyo na ganyan yung mga setup or seating arrangement. Okay, umpisa na natin sa traditional rows or columns or tinatawag nga natin itong traditional. So, ito teacher is teacher-centered. Siya ibig sabihin, mas nagsasalita si teacher. Yung puro nagsasalita. Diba sa CBRC, kung mapapansin ninyo, traditional. Ibig sabihin kasi, diba kapag maramihan na, ganyan. Colleges, sa universities, ganito, tama? Okay, ulitin ko po ha. More on nagsasalita si teacher dito o yung lecturer, ganon. So, mababasa nyo dito ano yung pros and cons niya. Kapag sa traditional kasi, more on independent learning, minimize natin yung disruption. Effective to kapag sa pagde-demo, test-taking, and presentations, and easier to supervise daw. Then, pakibasa na lang ano yung cons niya. Basta ganyan ang itsura ng traditional. Kung mapapansin nyo rin, di ba, kapag nagsasalita si teacher, yung mga nasa unahan, sila lang yung mas nakakarinig kay teacher, tapos sila lang yung mas engaged, tama, tapos yung medyo bandang gitna, medyo keri-keri pa, pero yung sa huli yan, medyo inaantok na yan, di na nagkikinig, kasi medyo hindi na nagkakaroon ng, what is it, engagement or interaction, yun yung cons niya. Next, yung horseshoe or yung U-shape. Ito naman, teachers, teacher and learner-centered siya. Ibig sabihin, nagsasalita si teacher, pero yung mga estudyante is nagkakaroon pa rin ng interaction. Kindly read the pros and cons. Makikita niyo dito sa side na to, left and right, na magkaharap yung mga nasa left and right. So, dito si teacher nakakaikot-ikot siya. So, here, ine-encourage yung discussion. Next, punta tayo sa round table. Yan, na-experience nyo na ba yung ganitong round table? Yung ibig sabihin nito, yung instructor, yung mga student, they face each other. Basta teacher, tignan nyo yung mga seating arrangement at imagine nyo saan nyo na-experience yan.